for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. This video is a new video lesson for you guys who are taking up aptitude tests like the civil service exam, upkat lae, or anything like that. Even actually kung nag-aaral pa kayo. Kasi I noticed some of the people who were posting comments ay nagpre-prepare pa dahil nasa high school or elementary pa sila. I would love to help you guys out habang maaga pa. That way, di ba, makapave tayo ng way for you guys to get into better schools or even better jobs as a graduate. But not today, ang pag-uusapan natin, this is actually part 2 ng ating series ng mga advice ko on factoring numbers. We already talked about how to factor the numbers 2, 3, 4, and 5. Now today, we're going to talk about yung technique naman on how to factor yung numbers na kasunod, which are 6, 7, 8, and 9. Now, I hope this can be helpful for you guys kasi this will be something na kailangan ninyong gawin when you're dealing with fractions for smallest terms, when you're dealing with polynomials, radicals, and all of those nice and cool stuff that we already talked about then and I'm going to talk about then in the future. So, I hope na magkaroon kayo na solid base dito. And on that note, I'm going to post a new quick quiz at the end of this video. So, if you stay until the end of the video, you'll have access to that. You can answer that free quick quiz para malaman ninyo kung matututo talaga kayo. Now, today, again, to explain all these things better, I'm going to switch over to my PC so I can show you how to do it. I'll see you in a bit. Okay, let's talk about yung factoring techniques for numbers 6, 7, 8, and 9. So, last time we talked about yung 2, 3, 4, and 5. And this time, ito yung medyo level up na version. So, if you haven't seen that first video yet, make sure na napanood nyo na siya. Kasi it'll be hard for you to understand this if wala yung fundamentals ninyo. Lalo na yung ating unang pag-uusapan. Okay? So, pag-usapan natin muna yung number 6. And then, we'll go with 7, 8, and 9. Now, yung rules natin sa divisibility by 6, ang again, ang fundamentals niya is yung galing pa doon sa ating pinag-usapan before na numbers 2 and 3. Kasi ang rule niya is divisible siya by 6 if it is divisible by both 2 and 3. Okay? 2 and 3. Ano ibig sabihin ng 2 and 3? Hindi pwedeng 2 lang. Dapat pati 3. And you would know that kasi ang 2 dapat even and ang 3 kailangan yung sum of the digits ay divisible sa 3. Okay? So how do we do that? I-check mo both. Okay? So dito sa unang number natin, 8, okay? Hindi even siya, yes, but it is not divisible by 3. So ibig sabihin nun, this is not divisible by 6. This number is not divisible by 6. The second number natin, 27. Okay, so again, it has to be divisible by both 2 and 3. Okay sana siya sa 3, kaya lang sa 2, hindi. Kasi hindi siya even number. Okay, kasi odd number siya. So, hindi din siya pwede sa 6. Yung next natin, we have 925. Again, kailangan divisible siya sa 3 and 2. Hindi pwede sa 2 kasi 5 yung last digit. So, ibig sabihin nun, hindi na siya agad pwede sa 6. Sunod, yung 5280. Okay, in this case, dahil divisible siya sa 2, kasi even number siya, then we can go and check for 3, kung divisible siya sa 3. I-add natin numbers, you have 5 plus 2 is 7, plus 8 is 15. So, ang 15, pwede i-divide sa 3, it'll give us 5. So, ibig sabihin nun, kung pwede siya sa 3 and 2, pwede rin siya sa 6. Okay? Next number natin, 12326. Again, check lang natin kung pwede siya sa 3 and 2. Sa 2 pwede, kasi 6 naman ang last digit, even number siya. So, i-add natin siya ngayon. So, 1 and 2, that is 3, plus 3, 6, plus 2, 8, plus 6 is 14. So, ang 14 hindi siya divisible sa 3, so hindi rin ito divisible sa 6. Alright? So, again, it's really easy if you know what you're looking for. Okay, so ano ibig sabihin kung ito ang smallest terms mo na fraction or ito ang i-square root mo, then you can instantly go to 6 instead of going through 3 and 2 pa. Okay? But if you are more comfortable with the smaller ones, okay lang din. Kaya lang again, this one, knowing this technique will make you divide things faster. Okay? Let's talk about 7. Now 7 is a little more complicated than usual. So I need you to maybe take down notes para dito, para hindi nyo siya makalimutan. And always keep practicing. One thing that I try to do when I was learning about yung mga numbers and whether they are divisible with certain numbers is
I look at plate numbers or phone numbers. Basta any number that I see, lalo na pag wala naman akong ginagawa. Titingnan ko sila and then I figure out if it's divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So again, it's just a quick drill, libre siya, that you can do when you have spare time. And I suggest that you try doing that din, lalo na kung meron kayong extra time. Okay? Kasi yung 7, it's a little tricky. But again, this is the number naman na most people miss when they are looking for divisible numbers. So mas maganda if you really know what you're looking for. Okay? Ito yung rule natin, may tatlong steps. Number one, double the last digit. So ano man yung last digit, ito times 2 mo. And then you have to subtract it from the remaining numbers. So kung ano yung titirang digits dun sa number, ima-minus mo yung double ng last digit. And number three, the answer has to be has to be 0 or divisible by 7. Okay? Or basically, divisible by 7 dapat yung magiging difference nila. Ngayon, paano natin yun gagawin? I'm going to show you using some of the digits din na ginamit natin dito sa ating maliit na exercise, okay? So, let's start out with this one, 8, okay? So, 8 naman, obvious, quite obvious naman, hindi siya divisible sa 7, lalo na dahil isang digit lang siya, no? Tatalon tayo sa 27, okay? In this case, again, you can choose one or of two. You can just multiply 7, no? 7, 14, 21, 28, so hindi, alam mo nang hindi. Hindi pa masyadong makakatulong yung technique usually sa 1 or 2 digits. Kaya lang, makakatulong siya pag tumaas na. For example, ito. 925. Okay? So, instead of trial and error na i-divide mo pa yung 925, i-divide mo siya agad sa 7. Okay? Kung ayaw niyong dumaan sa route na yan, what you can do would be, number 1, again, double the last digit. Ito yung last digit. So, 5 times 2 is 10. And then, yung remaining numbers, which is 92, ima-minus mo lang yung 10 sa 92, ang lalabas is 82. Ngayon, yung 82 ba ay divisible sa 7? Or pwede mo bang, pag minus mo ba, lumabas si 0? Hindi siya 0. So, anong gagawin natin? Ang gagawin natin lang is, tingnan natin siya, pwedeng 7 times 10 is 70, right? Pag binawas mo to, 12 lang matitira. So, bitin siya sa 7 times 2. So, ito is not divisible by 7. Alright? So again, it takes a bit of practice. Another thing you could do would be, galing ka na sa 92, okay? Eh, galing ka na sa 82, to find out if it's divisible by 7, what you could do would be to do the exact same thing again. So 2 times 2 is 4. Tapos ibabawas mo siya sa 8, which is yung natitirang number. So 8 minus 4 is 4. Dahil hindi siya 7 or divisible sa 7, then ibig sabihin nun, this is not divisible by 7. So, yung 925, hindi rin. Parang ganun. So, inuulit mo lang siya hanggang maubos yung mga digits hanggang may comfortable ka with it. 5280. Now, I'm going to show you some of my tips then when it comes to these numbers, no? Kasi, 0 yung dulo niya. Ang ibig sabihin nun, okay, kung i-multiply mo kasi yung 0 sa 2, 0 yun. Tapos parang walang epekto masyado dito. But what you could do would be, again, factoring rules, pwede mong kalimutan mo na yung 0. Kasi yung 0 na yan, it basically means 528 times 10. Okay? So, kung tatagay natin yung times 10, dun talaga magkakatalo dito sa 528. Okay? So, dun mo siya kukunin sa 528. Now, let me just write that down, no? So, 528, okay? Yung 8 is the last digit. Ito times 2 natin siya. Magiging 16. Tapos yung 52, babawasan natin siya ng 16. Ang lalabas dito is 6, carry, 4, 36. So yung 5280, dahil ang 36 cannot be divided by 7, kasi 35 yung pwede, 42 yung kasunod, so hindi siya divisible sa 7. Then this is not divisible by 7. Next, ito 12326, again, we're going to follow yung ating pattern. Okay, ang pattern natin is we're going to multiply 6 by 2, kasi yung last digit niya. Okay, how about this? Let me just, alright, so in-erase ko lang yung ibang mga sulat dito sa taas. We're going to tackle 1, 2, 3, 2, 6 kasi malaki yung number, no? Okay, so simulan natin doon sa umpisa. So 6 times 2 is 12. Ibabawas natin siya sa 1, 2, 3, 2, minus 12. Ang lalabas is 1, 2, 2, 0. Okay? So, if you don't want to find out kung if you can't handle this, that's okay.
bababa tayo ulit. Ang ibig sabihin, you'll try to find out if 1220 is divisible by 7. Okay? And to know that, dahil 0 naman yung dulo, kalimutan lang muna natin siya, dun tayo sa 122. Kasi yun yung magde-determine if this is indeed divisible by 7. So, last digit is 2. Okay? So, 2 times 2 is 4. So, gagawin natin 12 minus 4 is equal to 8. Dahil yung 8 is not divisible by 7, then this is also not divisible by 7. So, walang divisible by 7 dyan. Ngayon, how do we treat yung mga ibang numbers? Make sure that you end with yung quick quiz natin to make sure na wala kayong na-miss and ma-apply nyo yung technique na yan. Again, pagdating sa 7, lalo na if maraming digits ang pinag-uusapan, you can keep moving doon sa paatras ng paatras hanggang makakuha kayo ng comfortable na kayo kasi 2 digits na lang natitira or 3 digits na lang. Okay? So, lipa tayo. Next, divisible ba siya by 8? How do you know if something is divisible by 8? Ang rule natin is this. If the last 3 digits are divisible by 8, okay? So, parang yung sa 4 natin. Sa 4 kasi, dapat yung last 2 digits divisible by 4. Pag 8 naman, mas mataas yung level, like I said before, habang tumataas yung number natin, mas lumalaki yung demand for us and yung mastery natin ng basic na math. So, ang gagawin natin dito is we're going to look at the last 3 digits. If yung last 3 digits ay divisible siya by 8, then that means the entire number is divisible by 8. So, tingnan natin ito. 8, obviously, is divisible by 8. That shouldn't be a problem. Okay? Kasi 8 na rin siya. 8 divided by 8 is 1. 27, 8, 16, 24, 32. So, hindi siya divisible by 8. Dito tayo sa 3-digit number, 925. Again, looking at it, you have to know if the entire 3 digits, last 3 digits, is divisible by 8. However, here's a quick trivia or fun fact. When we deal with 8, meron pang isang bonus na rule. Okay? Ito yung bonus rule natin. Okay? This actually helped me a lot then growing up, although hindi ito itinuro. Ang 8, any number na minultiply mo sa 8 has to be even. Okay? And you'd notice that kasi 8, 16, 34, 32, 40, 48, any number na minultiply mo sa 8, kahit odd number siya or even number siya, okay? Basta whole number siya, even siya dapat. Since ang 925 ends with a 5, odd number siya, ibig sabihin nun, hindi siya divisible by 8. So, hindi na rin ito kasama. Again, pag divisible by 8, requirement dapat even siya. And the last 3 digits are divisible by 8. So, lipa tayo. 5280. We need to find out if the last three digits ay divisible sa 8. So, 280, divisible ba siya sa 8? You can go ahead and start dividing. 8624, so 3. And then you have 24 here, and then 40. So, pwede. Kasi 40 divided by 8 is 5. Ibig sabihin on this is divisible by 8. Okay? Again, that makes it a little bit easier. But if you are talking about factoring lang, kunyari square root or anything like that, what you could do instead would be, isa-isa nyo na lang, 2, 2, 2, 2. Ganun, tatlong 2. Okay? Pero if you master this technique, then this is even better. Alright? Next. 1, 2, 3, 2, 6. Again, we're going to deal with it one step at a time. Huwag kayong matatakot. 326 lang ang kailangan nating alamin. So, 326. Is it divisible by 8? 8, 16, 24, 32. So, that is 4. And then you have 32 here. May remainder na 6. Dahil ang 6, hindi mo pwede i-divide sa 8. Ibig sabihin nun, this is not divisible by 8. Okay? So, that's how you do it. Pag 8, look at the last 3 digits. And again, it has to be an even number. Kasi any number na i-multiply mo sa 8, whether odd or even, even pa rin ang lalabas. Now, is it divisible by 9? If you notice, yung rules ng divisibility by 8 ay kamukha nung divisibility by 4. Ganon din sa 9. Kamukha rin siya nung 3 naman. Kasi ang rule is, if the sum of its digits is divisible by 9. Again, we're talking about the sum of the digits, okay? So, pag in-add mo lahat ng digits, divisible ba siya sa 9? Example, sa 8, syempre alam natin, hindi to divisible sa 9 kasi kulang siya ng isa. 27, 9, 18, 27, okay? That is also divisible by 9. Or, gawin mong 2 plus 7. 2 plus 7 is 9.
Dahil divisible siya sa 9, then it also is divisible by 9. 925. Okay? So, ang gagawin natin, again, i-add lang natin siya. 9 plus 2 is 11 plus 5 is 16. So, dahil ang 16 is not divisible by 3, by 9, kulang siya kasi 18 dapat, then this is not divisible by 9. So, this one is really, really fast. Okay? Mas madali lang siya talagang sagutin. Ito, 5280. Again, i-add natin siya. 5 plus 2 is 7. In-add na rin natin kanina, pero just to show you, this is going to be 15. Hindi siya pwede sa 9. So, hindi siya divisible sa 9. Next one, 1, 2, 3, 2, 6. I-add lang din natin ulit. So, 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 6. So, this is going to be 6 plus another 6. That is 12 plus 2. That is going to be 14. And 14 is not divisible by 9. So, hindi siya rin pwede. Okay? So again, how do you know these things? Again, practice, practice, practice. What I suggest would be, every time you see numbers, i-drill nyo yung sarili nyo. Is it divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9? Alright? Alright, I hope you learned something today. If you did, click thumbs up. Make sure that you share this video with your friends. Lalo na kung mag-e-exam din sila. And like I promised you guys, there will be a free quick quiz. So go ahead and click yung ating I dito sa taas para ma-access ninyo yung ating free quick quiz. Alright? Answer that and comment your score. Na-encourage talaga ako sa inyo guys if you post your scores. Kasi ibig sabihin nun, okay, may mga sumasagot. Nasusulit yung pinaghihirapan ko. And if you want to vote kung ano yung pag-usapan natin next, go ahead and click yung poll din dun sa taas para malaman ko kung anong gusto nyong video na ituro ko sa inyo sa susunod. And as always, if you want to reach out to me directly, attend one of the live review events, join the online review program, or get the reviewers that I make, you can go to www.facebook.com/teamlyqa. Thank you guys for watching. Aja aja, kainyan. I'll see you in my next video, and bye for now.